Nagsisiya na sa Senado ang mga dating immigration official na sangkot sa umano'y panunuhol ni Jack Lam. Saksi si Jam, si Sante. Ipinalabas na sa Senado ang CCTV sa Resort Casino sa Parañaque kung saan kita ang pagpasok ng isang lalaking may dalawang malaking paper bag noong November 2016. Ito raw ang emisaryo ng casino operator na si Jack Lam na si retired police officer Wally Sombero at isang kasama na may 10 milyong piso sa bawat bag. Bumalik pa sila dala ang 3 pang bag na may tig sa 10 milyong piso rin umano. Ang 5 bag, dala ng grupo kasama ang 2 lalaki na tinukoy na sina dating Immigration Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles. Sa Senado kanina, hindi na itinanggim na Argusino at Robles na sila ang nag-uwi ng mga bag. Pero sabi ni Robles, iniabot niya ulit kay Argusino ang dala niya. Nagpasama lang daw ang fraternity brother niya si Argusino na ang sabi sa kanya ay iniimbestigahan sila. Bagaman hindi raw niya narinig si Argusino na humingi ng pera. Isabihin ko lang po ano yung nalalaman ko. Kung hindi man ko kami paniwala na wala akong alam, napakahirap ko naman sabihin sa inyo na alam ko to para lang masatisfy ko mga gusto ng mga makarinig. There was a moment na minention ko po sa kanya na bakit hindi mo na-mention niya kay Secretary of Justice. Pero nagdududa ka na? Opo. Kuno? Nagdududa na po talaga ako. Dahil hindi nga po namin, hindi ko po malaman kung bakit nagbigay na ganong kalaking pera. You're a lawyer. You pass the bar. Hindi ka nagtanong, oy, baka bribe yan ka. Something like that. Pero tulad niya, iginigit din ni Argusino na hindi nila tinanggap ang pera para sa sariling interes, kundi para may ebidensya ng panunuhol. Umiiyak pang sinabi ni Argusino na hindi niya hiningi ang perang pilit ipinatanggap sa kanya. Pansinin niyo ho, hindi ko man lang hinawakan yung bags na yan, Garono. Siya ho ang nagdalay. Ngayon, kung may pagkakamali ho ako, ay yung pumayag ho ako mailagay ito sa aking kotse. Pero sinabi ko nga ho sa kanya nung nasa elevator kami, sige na dyan na yan, kunin nating ebidensya. Pasensya na ho kayo dahil ang feeling ho ng publiko. Alright, Senator Escudero. Just a manifestation. Yeah, be good. Just a manifestation, Mr. Chair. This is a corruption of public official, Your Honor. Walang nagpa-file kay Jack Lam. For the first time, Your Honor, nag... Desyembre na nang kausapin sila ni Noy Immigration Intelligence Chief Charles Calima Jr. para sabihing alam niya ang nangyaring bayaran. Diet nila, tinakot daw sila ni Calima kaya binigyan nila ng 18 million pesos. Humihingi ho siya. Tapos ang sinabi ho niya may mga pagbibigyan daw po siya. Sino? Si Commissioner Morente, si Montulfo, si Colonel Chan at Sombero, Your Honor. Ang sinabi niya na kailangan natin to para maayos yung problema kay Montulfo. Mm. And then sabi ko, magkano yung nakikita mo? Sabi, 18 million, pwede na sir. Paliwanag naman ni Calima, sinasaywar lang niya ang dalawa para makakuha rin daw ng ebidensya laban sa kanila. Since we cannot also conduct an open investigation sa kanila, natanungin sila tungkol dito dahil mga bugado naman sila, and surely hindi naman sila aamin, that's why I went into pag-employ ng tradecraft so that I can get into their comfort zone para umamin sila, para mapagkwento sila sa akin ng comfortable. Kaya nga po yung sinasabi na kinakantsawan ko sila, sinasabi ko na, sir, hindi nyo kasi ako sinasama. Patunay raw na ebidensya lang ang pakay niya ang agad niyang paghiling ng pulong kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. I said, yes, I'm going to meet you. But unfortunately, events overtook us and so I was unable, unfortunately, to meet with General Calima. Nilinaw rin ni Aguirre na 5 buwan lang siya sa Clark Development Corporation at hindi 3 taon gaya ng pahayag ni Senator Antonio Trillanes IV. Wala raw siyang intensyong tumanggap ng suhol kahit nakipagkita kay Sombero sa Bonifacio Global City at alukin pang maging protektor noon ding November 26. Bakit ho nagbilin kayo kay Attorney Argusino na bahala ka na dyan? Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi ko matandaan ako'y nagsalita ng gano'n. Pero, kung ako man ay nagsalita ng gano'n, yun po'y ordinary po sa ating mga Pilipino. Halimbawa, nag-usap-usap tayo sa isang meeting, ilan lang tayo, tapos meron tayong gustong gawin, hindi naman natin nakuha, ulis ako. Oh, bahala nga kayo dyan. Ganun lamang po yun. Attorney Walang Argusino. Mali siya po doon. Ang nabanggit na si Immigration Commissioner Jaime Morente, itinangging tumanggap ng pera para i-release ang 600 Chinese illegal workers sa kasino nila. My conscience is clear, Your Honor. I categorically deny na may tinanggap po ako dyan.
Sabi naman ng kolumnistang si Montulfo, inaalam lang niya kay Kalima kung totoo ang sumbong ni Sombero na nanghuthot sina Robles at Argusino. What I know is that I called him twice. First to verify and then second to ask him why he didn't arrest on the spot the two BI commissioners after they received the 50 million pesos. Ako si James Sante, ang inyong saksi.